Hello guys, welcome back to our channel. So today for this video, we're going to share to you our DIY window screen. So here is the finished product. Open your window, then just like that. So there is a magnetic strip on both sides. These are the materials for the DIY window screen. So we have here the screen. This one is the corner frame. You will install it on the corner, syempre. This one is the magnetic strip with adhesive. And then this one is the soft PVC frame. Yan yung nakalagay sa gilid. And then this one is the wind clip. Okay. So we have for the tools, we have the cutter, then a scissor, and a, what do you call this? Measuring tape. Okay. So ang gagawin una is to clean. Okay, you have to clean the surface of the frame. So that when you attach the magnetic strip, mas maganda yung dikit niya. Okay? Naman, you will use an alcohol and then a tissue para just to make sure na walang grease around the frame. Okay, so we are now about to attach the magnetic strip with adhesive. So, yung first try ko, gumamit pa ako ng sukat-sukat. Okay, around the frame. Pero meron akong naisip na mas magdaling paraan. Okay. Una, so since nalinis na natin yung paligid, pwede mo na kaagad siyang idikit doon sa paligid ng frame. Okay? Tapos, yung pinakadulo, ika-cut mo na siya ng 45 degrees para maganda yung edge niya. Okay, so for the tools, we have the scissors and cutter lang siya. So, since may guide na ako, ayan o. So, makikita nyo, yung may red na tape na yan, yan yung side na may adhesive. Tapos, etong side na to, yung, if you can see, etong side na to, may parang line siya, di ba? So, susundin mo rin yung pinaka-polarity ng magnet. So, kasi nung unang kabit ko, hindi ko na sunod yung polarity, kaya hindi masyado maganda yung bigit. So, dapat, susundin mo siya. So, kapag kinabit mo siya ng paganito, yung side na may, ano, kung halimbawa dito ko nag-start, yung may line, nasa loob siya ng side. So, paikot dapat, ganun din, nasa loob lahat ng, kung halimbawa yun yung negative side. Doon ka, sundin mo lahat yun. Para pag halimbawa, yung kabila naman na screen na ilalagay mo, baligtad naman siya. So, nasa, dapat nasa outside naman yung may guhit na side. Okay. So ang gagawin ko, tatanggalin ko na yung pinaka-tape para ma-expose yung focus mo. Ayan, para ma-expose yung adhesive niya. Then pwede ko na siyang i-direkta doon. Ayan, so susundan ko lang yung line ng pinaka-tape. Direkta na siyang ididikit ka agad para mabilis. Nung una kasi, sukat-sukat pa ako eh. So, pwede naman palang ganito, no? Direkta na agad na iti-tape mo siya. Okay, pagdating mo ngayon dito sa corner, okay, tsaka mo ngayon siya ikakat. So, gagamit una ako ng cutter. Tapos, pwede ko siyang ikat na diretso dito. Or, pwede akong gumamit ng scissor. Mas madali kasi itong scissor, mas pantay. So, ayan, maganda yung pagka-cut niya. So, pantay dun sa guhit. Okay. Tapos ngayon, nakita niyo yung may line. Yun yung nandito sa loob yung may line. Ayan yung may line. Dapat, pag kinabit ko yung isa, nandito rin pa ganun. Itong may line na to, dapat nandito rin sa loob, sa inner side. Ayan.
Okay? Ang problema dito, pag yung pagdidikitan mo dapat nito, smooth din siya. Kung medyo rough siya, eh, baka hindi siya dumikit. Okay, next naman yung paakyat naman. Medyo hindi nyo ata kita dito, ewan kong kita sa camera. So, dapat yung side na yon, yung may negative side, dapat sa loob din siya. So, ito dito, negative side. Ayan, kasi dito, negative side. Ito dapat, negative side din. So, ganun, ikakat ko yan. Madilim eh. Ayan, nakat na. So, ilalagay ko lang siyang ganyan. Tapos, ay makikita nyo, parehas siyang nasa loob yung negative side. Para pag kinabit mo yung may screen na, ando naman sa labas, nandito sa side na to. Okay, so nakabit ko na yung pangatlong strip. Isa na lang, dito na lang, sa taas. Okay, so itong last na to, nakadikit na siya. Pero hindi pa lahat, kaya iniwang ko muna yung... Hindi ko pa tinatanggal lahat ng tape. Kasi dito, itong side na to, puputulin ko pa yung 45 degrees. So, nakadikit na siya. So, susunod ko dyan yung another layer ng magnetic strip. Okay, so ididikit ko na kagad siya dyan para hindi na tayo dun sa lapag gagawa. So, yun yung technique na ginawa ko nung pangalawa, no? Dinikit ko na yung pangalawang strip dito, tapos yung screen. Ito, nakikita nyo ba yung line na yun? So, dapat pag dinikit ko siya, dun sa labas naman. Ayan, o, tingnan nyo. Ayan yung isang kabilang, ayan yung pangalawang strip ng magnetic. So, pag baliktad kasi, maglalabanan lang yung polarity nyo. Hindi siya papantay. So, dapat, ganyan. So, yung, pag tinignan mo yung loob nyan, magkasalungat sila ng polarity. Okay, so dinikit ko na siya. Yung isang layer ng magnetic strip natin, nakadikit na siya. Ayan, kaya magnetic siya, nakadikit na yan. So ang gagawin ko, kakat ko na lang yung 45 degrees na ganun. So ang gagawin ko, kakat ko na lang yung 45 degrees tsaka dito sa baba. So kakat kong ganun. Okay. Okay guys, so nakat ko na yung 45 degrees nito tsaka dun sa taas. Okay, nakakabit na siya lahat. Yan na yung dalawang magkapatong na yan na magnet, no? So ang gagawin natin, tatanggalin na natin tong mga red na yan para ididikit mo na itong screen dun. Okay, so paikot yun dapat. Ang kagandahan nito pag ganito, may stretch mo yung mapapantay mo rin yung screen. So next na gagawin natin, ididikit na natin tong screen doon sa adhesive. Okay? Mas maganda tong ganitong technique kasi para pantay siya. Okay, so dapat yung dulo-dulo mapantay mo siya. Yung pinaka corner niya. Tapos pag nilalagay mo, medyo hahatakin mo na rin ng konti. Ayun. Okay? Tapos dito rin sa papunta sa baba. Hatakin mo na rin ng konti. Stretch. Naka-stretch siya. So, dapat hinahatak mo na rin papunta sa kanan, tsaka papunta sa baba. So,
So ngayon susunod mong gagawin. So ito yung pinaka soft frame niya. Tawag dito yung PVC soft frame. Lalagay mo yan dyan. Tapos meron din siyang adhesive. Kumbaga, isa sandwich na yung pinaka screen. Isa sandwich ng ganun. Okay? So ito wala nang polarity ito, no? Kahit ano na lang side nito, okay lang. So ano ba? Ganyan. So kakat mo rin siya ng paano. Tapos, may ilalagay kang sa pinaka corner niya. Susuot mo to. Yung pinaka corner niya para hindi maghihiwalay si isa dito. Kahit doon sa frame nyo, pwede kayong gumamit ng skwala para sa 45 degrees. So, ipapalaman, isa sandwich na natin yung screen ngayon. So bago natin kabit to doon, kailangan natin idikit na to. Yung corner frame. So shoot mo to dito. And tapos, ito naman, shoot mo doon. Yan. Okay. So ganyan magiging itsura niya. So isa nakakabit na, dalawa na silang nakakabit. Ito naman. Alright, so meron na tayong apat na corner na nakakabit. So ngayon, buo na yung frame mo. Pag tinanggal mo ngayon yan, ayan, buo na siya. Siya. Pag bubuksan mo yung bintana, magaling mo lang ganun. By the way, itong screen pala, nakatiklop-tiklop to kanina. So, ginamitan ko pa siya ng yung parang steam iron. Sa SHOPEE namin nabili siya, pwede mong bilin ng gawa na siya. Kaya lang, syempre, may additional charge siya. So, kapag sa isang window ata nakatulad niyan, parang i-charge ka nila ng 1,000 pesos kasama na yung materials. Pero ito, since kami yung gumawa, 600 lang siya per window. Okay, so 600 pesos lang yan bawat isang window. Hindi ka tulad kung magpapakabit ka ng aluminum, medyo may kamahalan din yan. So, medyo tsaga-tsaga lang. So, sana makatulong sa inyo tong video na to. Thank you guys for watching. Dun sa mga hindi pa subscriber, please hit that subscribe button and notification bell para sa mga video namin na kaka-upload lang, hindi nyo na-miss. Okay, see you guys next time on our next video. Peace!